Pero ako ha, okay, para sa akin, after yung so many issues na naglabasan, ako, okay, ang ano ko dyan, ang basa ko dyan is kailangan mapatunayan kung ako ang tama sa netizens. Kailangan mapatunayan kung siya yung mali. And I'll do whatever it takes to do that. Diba lumalabas na ngayon na sikit talents daw. What's up? It's me again, Lois Anne, back at it again with another video. If you're new here in my channel, do not forget to hit the subscribe button down below and the bell button beside it so you'll be reminded and notified every time that I will upload a new video. So, panibagong araw, panibagong reaction video na naman ang gagawin natin. And recently, isa sa pinaka-trending ngayon sa social media is yung feud between a popular blogger, which is si Kit Talens, and yung kanyang driver na si Mang Jun. So, all of that in today's video, ano ba nangyari, sino ba yung mas pinaniniwalaan ng mga tao na nagsasabi ng totoo, and I will also tell you kung sino sa tingin ko ang mas pinaniniwalaan ko. All of that in today's video, so if you're ready, then please keep on watching. Hindi nyo pa po kilala kung sino si Kit Talens, let me remind you kung ano yung last issue na kinasangkutan niya rin, yun yung in-upload niya yung pagkamatay ng father niya. Actually, hindi siya pagkamatay, in-upload niya yung discovery niya, okay, ng pagkamatay sa father niya. So, naging foul yung video na yon ayon sa ibang netizens because pinakita pa yung bangkay. It's so inappropriate. Alam mo yon. But on the other hand, may mga kumampi din naman sa kanya saying na the video is actually touching. Wala namang mali sa video. Yung iba naman, on the other side, sinasabi na pati ba naman patay, pinagkakitaan. It's a private matter. Hindi na siya dapat binivideoan. Hindi na siya dapat binavlog. Na naman talagang mainit na mainit yung pangalan niya. Kaya from like a few 100,000 subscribers, nag-rocket high yung kanyang subscribers to like million. And now, I think if hindi ako nagkakamali, nasa 2. Something million subscribers na siya. So, ano ba yung feud between the two? So, itong si Kit Talens, yung kanyang mga videos, okay? Recently din na, pinanood ko din siya ulit. Pinanood ko siya ulit kasi yung mga pranks niya, nakakatawa. And yung mga kasama dun sa pranks niya is hindi lang yung family members niya, pati yung mga helpers niya, yung mga maid, yung mga katulong sa bahay. And kasama niya, madalas, okay, mostly dun sa kanyang mga prank videos, kasama niya si Mang Jun. Si Mang Jun, kung hindi po siya kilala, siya po ang family driver nila Kit Talens. Okay. So, si Kit Talens, meron siyang anak, okay? I'm not sure if adopted or what, pero marami nagsasabi na hindi niya like biological daughter, si Kiyomi. Kiyomi yung name. And then, meron siyang asawa na si Vena. So, yon. Then, mga katulong na interes, and then si Mang Jun. So, parang yung, okay, basing from the videos, although hindi ko naman talaga kilala si Kit Talens, hindi ko talaga masasabi kung ano yung relationship niya kay Mang Jun, but basing from the videos, parang yung relationship nila is, alam yun, parang almost mag-best friend na sila, lagi silang magkasama, nagkakaintindihan sila sa mga pranks, lagi niyang kakontsaba si Mang Jun sa mga pranks na ginagawa niya. Alam mo yun, parang more than just a family driver, parang naging miyembro na ng pamilya itong si Mang Jun. So, alam mo yun, yung bond nila, para kasing hindi siya agad-agad masisira. And then, ang dami nga daw nakapansin na parang yung mga kasatsat. Although ako, hindi ko talaga alam ha. Kasi nga, hindi naman talaga ako yung laging nanonood. Parang bigla na lang ata nilang napansin na nawala si Mang Jun. So, doon na, nung lumabas na yung issue na yun, doon ko na din trinay na ma-research kung ano bang nangyayari. And then after that, nung nawala si Mang Jun, is parang naglabas sa ata siya ng statement na ito yung dahilan kung bakit ako nawala. So, yun, pinuos siya ng Mang Jun. Tapos, after a while, may kumakalat na ngayon na viral video na nanapak sa guard. So, talagang makikita mo talagang ginanon niya, talagang grabe. Napaka, kung titingnan mo, basing dun sa video, kung di mo kilala yung taong yun, grabe naman tong taong to, napaka-violente nito. Ba't kailangan niyang manakit ng guard? Yung guard, ang payat-payat, ang laki-laki niya, paano makakaganti yun sa kanya, paano makakalaban and all. Parang mayabang, yun. Not knowing na si Mang Jun pala, yung nandoon sa video na yun, talagang sobrang nagulat ako, as in. Kasi di ba ang pinoportray nga niya na character, mabait, palatawa, alam mo yun, a person na hindi gagawa ng ganun klaseng violence. Pero, ito pa ang nakakaloka. Nagpapalitan na sila ng post, okay, saying na si Kit Talens daw, si Mang Jun, sinasabi niya si Kit Talens daw, ganitong klaseng amo, hindi niya binibigay yung sahod ni Mang Jun dun sa YouTube.
okay, account. So, it turns out na ito pa lang si Mang Jun, ginawan ni Kitalens ng YouTube account. Okay? So, yung pangalan ng YouTube account is parang Mang Jun. At nakalimutan ko na, I forgot. Matagal ko na rin kasing nakita yon. Pero, according kay Mang Jun, okay, never daw siya nakatanggap ng saho dun sa YouTube. At hindi niya rin daw alam kung magkano yung sinasahod niya dun sa YouTube na yon. And he's claiming na dapat sa kanya napunta yun kasi sa kanya nakapangalan. Now, in defense, ang sinabi naman ito ni Kit Talens is, teka, ako ang gumawa ng YouTube. Pinangalan ko lang sa'yo. So, parang, ang logic niya siguro, okay, sa pagkakaintindi ko, guys, kunwari, ABS-CBN, di ba? Kinuha ko si Kis Aquino na talent. Tapos, ginawan ko siya ng segment, Chris TV, ganon. Sa kanya nakapangalan, pero talent ko lang siya. Diba? Yung mismong pag-aari ng account, sa akin pa din yun. Ako pa rin, kasi ako yung gumawa, ako yung nag-e-edit, ako yung nag-aano. So, technically, sa akin pa rin yun. Siguro, ganon yung gusto nyo sabihin ni Kit Talens. I'm not sure, okay? Kasi sa mga ganyan, siguro ang pagkakamali, may pagkakamali both sides with regards to that issue. Siguro dapat nung ginawa yung account na yon, yung YouTube account na yon, dapat, alam mo yun, nagkaroon na agad ng, kumbaga, agreement or boundaries na, okay, ganito, mag-usap tayo, Mang Jun, gagawa ako ng channel, ipapangalan ko sa'yo, but it doesn't mean na sa'yo na yan. Alam mo yun, yung dapat nagkaroon ng, kumbaga, agreement para siguro nalino, umpisa pa lang, okay, na ganito yung agreement natin, bakit ka ngayon nagagalit and all that. Siguro ang mali lang ni Kit Talens is hindi niya pinaliwanag kay Mang Jun na ganun pala yung magiging setup. Kasi all this time, ang akala ni Mang Jun sa kanya yung account. So, sa kanya nakapangalan, which means dapat sa kanya rin yung, what do you call that, yung monetization, yung pera, okay. I think hindi na clarify, hindi na communicate kay Mang Jun kung hanggang saan lang siya when it comes dun sa YouTube channel. Na pagkakamali yun ni Kit Talens. Kaya ngayon, kiniklaim ni Mang Jun na kanya yun. Diba? Pero, yan. I guess dito sa issue na to, pareho silang may mali. Pero ito pa, may mga iba-iba pang lumabas. Sinabi na ang tunay na dahilan kung bakit talaga napaalis si Mang Jun is hindi naman dahil dun sa pananapak dun sa guard, kung hindi dahil lang babae daw si Kit Talens at nalaman ni Vena, kaya pinaalis ni Vena itong si Mang Jun. Naiinis daw si Mang Jun kasi bakit kailangan pang ipakalat yung video eh hindi naman yun yung tunay na rason. Ang tunay na rason is yung pambababae ni Kit Talens, which is hindi din naman inaamin ni Kit Talens. Pinapaasa niya naman ngayon kay Mang Jun, si Mang Jun daw ang nagbigay. Yun yung latest na napanood ko. Medyo magulo kasi kung alam mo yun, kung ibibase mo yung mga pinagsasabi nila sa isa't isa, maguguluhan ka kasi wala naman talagang pruweba na. Kumbaga, ang nangyayari, sinabi niya eh. Yun ang sinabi niya eh. Magbabalikan na lang sila. So, ang hirap alamin talaga kung sinong nagsasabi ng katotohanan. Pero kung titingnan mo yung mga details, kasi may nilabas naman na affidavit itong si Kit Talens wherein star witness si Mang Jun. Pero ngayon, ang inaano nila Kit, baka siya talaga yung mastermind. So, gumugulo na nga talaga ang issue. Nagkaroon na ng affidavit na parang a year ago pa ata, 20 years ago, nauungkat na rin ngayon. So, ang dami nang nag-uungkatan. Alam mo, lumalabas na lahat ng baho nila because of this certain issue. So, ang sa akin lang siguro, they could have resolved it privately, okay? Instead na lumaki siya, na lumaki ng ganito, na ang dami nang nadja-judge na si Vena, nadja-judge na si Kit, nadja-judge na si Mang Jun. Pero ako ha, okay, para sa akin, after yung so many issues na naglabasan, ako, okay, ang basa ko dyan is pareho silang nagsasabi ng totoo at pareho silang nagsisinungaling. Paano nangyari yun? May mga bagay na sinasabi itong si Kit Talens na totoo, I mean, consistent siya, okay? Meron din naman mga sinasabi si Kit Talens na hindi consistent. Same goes with Mang Jun. May mga sinasabi siyang statement na consistent with what happened, pero minsan meron din siyang mga sinasabi na hindi consistent with what happened. So, feeling ko kasi walang malinis sa kanilang dalawa. Wala kayong dapat panigan. Both sides may mali, okay? Both sides should take, alam mo yun, accountability and responsibility dun sa mga pagkakamali nila. I think may mali si Kit, may mali si Mang Jun. Pero, ano na to eh, yung battle of the pride and ego na kailangan mapatunayan kung ako ang tama sa netizens. Kailangan mapatunayan kung siya yung mali. And I'll do whatever it takes to do that. Parang naging ganun na. Alam mo yun, ilalabas ko yung baho niya. Naglabas siya ng baho ko, ilalabas ko na naman yung baho niya. Parang alam mo yun, ganun na yung naging setup. Which is a little bit disappointing kasi
I know Mang Jun is better than that and Kit is better than that. Pero they're letting yung anger nila to get through them. Parang alam mo yun. Sana i-resolve na lang nila privately kasi lumala na lumala at kung ano-ano pang isiwalat nila sa buong mundo na hindi naman na talaga dapat malaman ng mga tao. Diba lumalabas na ngayon na si Kit Talens daw kapag ka may bisita siya, kapag ka mayroong mga fans na bumibisita, ang order niya lagi daw sa mga guard is sabihin na tulog siya, whether tulog talaga siya or hindi siya tulog, sabihin tulog siya at pagod siya at paghintayin yung mga fans to ng pagkahabahabang oras. Eh, pati yun, lumalabas na so... I think, okay, they need damage control, okay? I-admit kung ano man ang mga dapat i-admit. Mag-sorry sa kung ano man ang dapat na ipag-sorry. Para, di ba, to put an end to this. Pero at the end of the day, ang mahalaga, ano bang lesson na matututunan natin dito sa feud na to? Kahit hindi pa siya tapos, okay? Ito ang na-realize ko, minsan talaga, huwag kang sobrang magtitiwala sa mga nakapaligid sa'yo. Yun na lang. Okay? Kasi minsan nga kahit family member mo na, diba, tinatraidor ka. So, minsan huwag mong ibibigay yung 100% mo. Okay? Kahit pasabihin mong sobrang magaan yung loob mo sa taong yan. Both of them, siguro yun yung dapat na lesson na makuha nila sa nangyaring to. Siguro yung may mga bagay ka pa rin na dapat hindi totally sinasabi sa taong yon. Okay? And another thing, hanggat sa kaya, okay, huwag din yung mananakit ka agad. Siguro kung pwede talagang pag-usapan muna, huwag i-resolve lahat sa pananakit. Eh, kawawa din yung guard na sinapak, di ba? Yung trauma, yung physical na ano sa kanya, yung emotional trauma, physical trauma, di ba? Iba din yun. So kayo, let me know guys in the comment section, sino bang mas pinaniniwalaan nyo? Mas pinaniniwalaan nyo ba yung mga sinasabi ni Mang Jun, which is yung driver nila, Kit Talens, o mas pinaniniwalaan nyo si Kit Talens? So, let's have a healthy conversation down below. That's gonna be it in today's video, you guys. My name again is Lois Anne. Again, if bago ka pa lang sa aking channel at hindi ka pa nakasubscribe, do not forget to hit the subscribe button down below and the bell button beside it para lagi kang notified every time na mag-upload ako ng panibagong video. So, my name again is Lois Anne. I hope makita kita tayo on my next one. Bye-bye!